Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang pinaka-inabangan po ng mga fans, no, na Head and Shoulders Hangout with Alden Richards and Robbie Domingo. Kung saan napakarami nga po nating nakuhang updates at talagang mga legit dahil mismo galing po kay Alden lahat ng mga binitawang salita. Natutuwa lang ako sa naging flow ng hangout na yan, ano? Walang personalan na nangyari. Iisa-isahin natin yan kasama ang pag-amin po ni Alden kanina, diba? At ngayon pa lang po, maraming salamat po sa mga ABN na nakasama po sa Head and Shoulders virtual hangout na yan kanina. Yung katim ko po, nako ayun, tuwang-tuwa kahit na alam niyo yun ano, kahit na dalawang daan, no, 200, halos 200 silang participants kanina sa Zoom, 'di ba? Talagang kilig na kilig po itong katim namin. Grabe nga naman. Ako po kasi ay sa live lamang po na nood kanina at putol-putol pa. Bad trip talaga yung internet. Ay, nako. At bukod nga riyan, atin din pong pag-usapan ang iba pang mga ganap kina Maine at kay Alden sa araw na ito. Kahit po magkaiba or magkahiwalay po yung mga pangyayari kina Maine at kay Alden, sagot pa rin po namin ang mga updates patungkol po sa kanilang dalawa. At syempre, balik MECQ na po tayo. Kailangan na ba nating mag-expect na si Maine at saka si Alden ay present bukas sa Itbulaga? Tara, pag-usapan natin yan. At bago nga po tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagmamahal na ibinibigay kay Maine at kay Alden. At alam nyo yun ha, yung love na ibinibigay ng mga supporters nila ay talagang walang hinihintay na kapalit. Diba? At lagi po ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-suporta kina Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago, hindi yung luma na, yung lipas na, no, na mga happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kaninang umaga. Unahin natin ang naging komento ni Miss Kyron Drops 08. No? Hindi ko alam kung ito yung tunay niyang pangalan. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ito lang po masasabi ko na ipagdasal po natin na malagpasan po ni na Maine at Alden ang mga issue at mga pagsubok na pinagdaraanan o binabato po sa kanila. Pasasaan ba't matatapos din yan? Alam niyo po ang mga pinaglalayo ng tadhana ay pinagtitibay ng panahon. Basta, sana ibalik na po yung mga totoong tao na nakasama ni Maine at saka ni Alden. Yung bang nakakaalam kung ano ba talaga sila sa isa't isa, no? Praying that they will end up together. Maraming salamat po sa inyong mga paalala, Miss Carrion Drops 08. Hindi ko talaga alam kung ano yung tunay niyong pangalan. Pasensya na po kayo, no? At tama po kayo, no? Ang pinakamalakas po nating sandata, no, sa mga nangyayaring ito kina Maine at kay Alden at sa fandom natin, walang iba kundi ang pagdarasal. Let's pray for Alden and Maine, no, na malagpasan po nila ang lahat ng ito. God bless po sa inyo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Gloria Mariano. Sabi niya, agree ako sa boycott sa Itbulaga at Daddy's Girl. Pero wag naman lahat ng separate projects ng mag-asawa. Trabaho lang. Tama ka, Mr. Pinas. Solo, together, support natin ang shows nila. Na-achieve na ng ADN ang goal na ibagsak ang may kinalaman sa sarsuela. Basta concentrate on Alden, Richards, and Maine Mendoza. Solo projects, no love team, and projects together. Besides, they are both matured enough to have a love team. Talaga pong magkakaiba. Ito lang po talaga, aminin ko sa inyo, no? Magkakaiba po talaga ang mga point of views ng mga Alden fans pagdating po sa boycott na nagaganap ngayon.
diba? Ang sabi nga ng ilan noon po ito ha, wala pa pong pamboboykot na nagaganap. Sabi nila, sabi ng maraming fans ng ADN, pwede namang ipare si Main or si Alden sa iba. Pero basta naman, pagbigyan naman nila kahit isang beses lang muling magsama si Main at saka si Alden. Kasi sobrang tagal na pong naghihintay ng mga Aldab fans. Wala eh, patuloy na binabaliwala. Ayan, walang nangyari. Ayan tuloy, di ba? Napunta patuloy sa ganitong sitwasyon. Salamat po sa mga comment ninyo. At ang ikatlo naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Gina Ordonias. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, tama lang yan na sa kanila, minaliit nila ang ADN. Wala rin silang respeto sa ADN. Tama lang iparamdam natin sa kanila kung ano kaya naming gawin. Ayan tuloy, karma na agad-agad. Alam nyo na may malas yung guest nyo, nadamay tuloy kayo. Buti nga sa inyo. Alam nyo, gusto ng lahat, pero nang-iinis pa kayo. Anong napala nyo sa sariling karma? Tuloy nangyari sa inyo. Yan. At this point po, Miss Gina Ordonez, no? Ako po ay personal pong sumasang-ayon sa inyo. Binaliwala po talaga nila ang munting hiling ng publiko. No, not just the ADN fans, pero the public, no? Kasi Main and Alden, yun talaga yung gusto ng publiko. Binaliwala nila, di ba? Ginawa pa nila ay sobrang pinalala pa ang mga kaganapan. Akala siguro nila, wala na, tahimik na, naglaho na ang suporta at pagmamahal ng mga ng sobrang dami at nag-uumapaw ng fans at na fans po ni Main at saka ni Alden. Di ba? Akala nila wala na eh. O di ba? Tama si Henyo Master. Magkakaroon ng giyera kapag ka may something na nangyari. Higit pa sa giyera tuloy ang nangyari. At least ngayon, alam na ng lahat sa buong mundo, no, na kaya pa ng ADN na magparamdam worldwide. Partida, hindi pa po nila pinagsasama niyan si Main at saka si Alden. Paano na lang kung pagsamahin pa po nila at gawan pa nila ng maraming proyekto. Hindi ko na alam kung ano na naman ang history at mga records na mabibreak ng ADN together. At para naman po sa kaka-announce lang po kanina, di ba? Ang oras ko po, sa orasan ko po ngayon po ay 6:30 PM na. No, 7 PM po dapat ako yung nagda-drive na papasok. Inannounce na nga po na balik MECQ ng NCR Plus. Diba? Kasama po dyan ang Laguna. Sa wakas, makakadalaw na ako sa McDo ni Alden Richards. Sabi niyan. Diba? O baka husgahan na naman tayo ng sino dyan, ha? Kaya po ako madalas sa McDo ni Alden dahil po kay Lola Granny. At syempre, taga Laguna po kami. Mas malapit po yun kesa po sa Bulacan, sa mga McDo po ni Main. Pero sa McDo po ni Main, nakaka-apat na beses na po ata akong dayo. No? At ano naman kung MECQ na, Mr. Pinas? It means, malaki na po ang tsansa na live na po ulit bukas ang Itbulaga at sa mga paparating pang araw, no? At makakapag-tape na rin po sila, diba? At ang malaking katanungan nga dyan ay live ba sila bukas? At present na ba si Main at saka si Alden? Yan po ang mga aabangan natin bukas at sa mga susunod pang araw. Okay? At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ito po ay patungkol sa virtual hangout ni Alden Richards with Robbie Domingo sa Head and Shoulders. At halos 200 nga po yung participants kanina sa Zoom. Nakakaingit talaga, no? Yung katim ko po na talaga sa totoo lang kilig na po siya, no? Ang haba po ng kwento niya sa amin kanina. At ito na nga, no? Napakarami pong inamin ni Alden Richards kanina. Di ba po, napansin nyo naman, napapansin natin yan. Di ba, panay ang paalala ni Main sa kanya na limitahan ang pag-games. Di ba, limitahan ang pag-games, maglaan lang ng oras. Ngayon, kanina lamang po, inamin nga po ni Alden Richards na nag-quit na po siya sa Mobile Legends at ibang tao na po ang naglalaro ng account niya. Kaya naman pala, ang tagal na niyang hindi nagla-live stream. Diba? At malay natin, diba? Baka nga naman nakinig na siya sa iisang dragona. At naglalaro pa rin po siya. Ang nilalaro niya po ay hindi na po yung sobrang nakaka-addict tulad po ng Mobile Legends, no? Yung parabang may time na lang para sa paglalaro. Yun na lang po talaga. Bukod nga riyan, sinabi rin ni Alden na 15 minutes po siyang maligo. Grabe nga naman yung 15 minutes, diba? Ako nga pag late na, no, talagang pinakamabilis ko pong ligo ay 3 minutes. Siyempre, late ka na eh. Mamimili ka na lang. Kakaltasan ba yung sahod mo dahil late ka or magmamadali kang maligo para umabot ka pa?
di ba? At dagdag pa nga kanina ni Alden na dati po ay bundok, alam niyo yun, mga bundok-bundok po ang gusto niyong lugar. Ngayon, beach. Beach nga naman talaga. Ang gulo mo talaga, Alden, ano? Bakit kaya beach? Ayoko na magsalita. At naungkat din po ni Alden na ang paborito po niyang pagkain sa buong araw ay ang almusal, na hindi rin po applicable sa atin. Ewan ko po kung sa akin lang nangyayari to, no? Ako po kasi yung kapag nag-aalmusal, nag-aalboroto po yung aking tiyan. Kahit ano pong almusal yan, no? Mula elementary po ako hanggang ngayong nagtatrabaho ako, ganun na po yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pag sinimulan ko po ang araw ko ng kape or almusal, nako, asahan mo, after 5 minutes, nasa banyo na ako. Kaya po, ang unang kain ko po talaga lagi ay lunch. Okay? At para po, at sa kasalukuyan nga po, no, ang paborito pong kanta po ni Alden ay yung kantang Love Is Gone. Na-cover ko na po yung kantang yan, ano, ng Slander, Pete Dylan Matthews. Diba? Sobrang saya kanina kasi hindi naka-epal at hindi gumana ang mga plano ng mga Aldenatics na banggitin ang kung sino-sino mga babae for Alden. Talagang professional si Robbie Domingo, no? Ang masaya lang po, ang daming po nating nakitang comment ng ADN. Salamat po sa inyong mga effort. Na-appreciate po namin yan. Again, hindi mo nagustuhan ang mga sinabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan muli. Ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.